Yo, Cycling Chef, magandang araw sa inyong lahat. Welcome back to my vlog. Meron tayong gagawin sa ating caliper. So, lalagyan natin siya ng adapter para maisalpak natin yung 160mm na rotors. So, tanggalin muna natin yung caliper natin sa rear. Then, meron tayong inalis kanina na pin. So, ayan ang ating ilalagay. Nabili natin siya sa Pau Bicycle Shop. Okay. So, ito, ilalagay natin para maisalpak po natin yung ating 160 na rotors. Disclaimer lang po mga kapadyak, no? Hindi po tayo mechanic. Tinignan ko lang din naman kung paano nakakabit yan dun sa aking gravel bike. So, para mag-guide tayo kung paano rin natin to ikakabit sa ating road bike. Bale, yan yung caliper ng ating road bike. Kakabit natin siya. Mayroong markings na nakalagay na yun dapat ang nasa outside. So yun, ikakabit lang natin yung tornilyo na provided dun sa package. Then, itong allen screw na kinakabit natin, dapat nakatorque yan ng 6 Newton meter. Ngayon, kaya natin siya lalagyan ng adapter kasi gusto nating magamit yung 160. Naka 140mm kasi yung rotors nito mga kapadyak. Tapos, ibabalik ko lang din yung pin na tinanggal ko kanina at the beginning of the video. And then, ikakabit na po natin yung caliper na meron ng naka-attach na adapter doon sa ating frame. And that's it. Pero hindi pa natin siya higpitan, no? Kasi kailangan pa natin siyang i-align kasi gaya niyan, sumasabit yung disc. Yung disc pa doon sa rotors. So, meron tayong gagamitin na nabili ko sa Shopee. Lalagay ko na lang sa link description box yung kung saan ko nabili ito. Very useful po ito mga kapadyak. Actually, mula nung nag-disc brake ako sa aking road bike, sa mountain bike, sa gravel bike, ayan, bumili ako niyan. So, very handy po yan. Daladala ko yan every time na nagra-ride ako. So, nakakatulong siya para maalis yung disc rubbing. Pwede mo siyang isingit. So, be sure na nakapasok siyang mabuti. And then, ang gagawin po natin, hahawakan po natin yung rear brakes. Ayan. So, we will press the rear brakes para yung disc pad kumapit dun sa rotors. By that, makakasiguro tayo na maa-align siya. So, gagalawin din po natin, pagka hindi natin makuha, gagalawin din natin yung mismong calipers. Pero in this case, hindi ko na po siya ginalaw kasi ito, hindi naman ako masyadong nagkakaproblema dito mula nung nagkaroon ako ng tools na ganun. So yan, hihigpitan na natin. Then we will try kung okay na at wala ng disc rubbing. So bali, ganun lang siyang kasimple. Pero syempre, disclaimer, hindi tayo mechanic, no? We will still bring this to a mechanic para ma-check. Yo, Cycling Chef! Welcome back to my vlog. Pinalita ko nga pala yung rotors ng aking bike. Bali, naka-road bike tayo ngayon. So, yun nga. Bali, from 140 rear rotors, 160 na siya. Bakit ko pinalita ng 160? Kasi para anytime na gusto kong gamitin tong rim set na to, magagamit ko siya sa aking gravel bike. So, pwede ko rin siya ibalik sa road bike. Ngayon, dinala ko kanina sa Cycles and Brew. Tinanong ko yung mechanic kung okay ba yung pagkakaayos. Okay naman daw. At least, hindi tayo siraniko. So, tuloy natin yung workout natin. I'm doing some 12-minute effort around my threshold. So, let's go! Tapos na yung dalawang intervals.
Bali, 2 climbs tayo sa pader. Now, dito naman tayo pababa sa Pontana. Tapos sa may lollipop. Doon natin gawin. Last effort na po tayo mga kapadyak. Tapos noon, kapi na tayo. Natin. At okay naman yung ginawa nating paglalagay ng adapter doon sa ating rotors o sa caliper para sa 160 rotors. Yun nga lang, feeling ko bumigat yung bike ko kasi nadagdagan ng 2 cm yung diameter ng rotors. Anyway, kidding aside, ganun din, ganun lang pala kadali. Pero syempre hindi naman tayo mechanic, disclaimer lang, no? Pina-check pa rin natin sa mechanic ng cycles and brew. So yun, that's our ride for today. Ride safe, eat healthy. God bless you all. Cycling safe po.